Shoutout sa lahat ng mga solid supporter natin. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Idol Amadio Flores, Jan Palisok, Miss Miami Laurel, Norlin Picatsi, Jose Fasificador, Emilene Binolirao, Lady B73MB, Rinaldo Godin, at sa lahat ng mga beaker, kay Marvin Esguera, kay Jeff Rox, Ligaspi, Jason Hamel, Mark Barbarona, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa ating mga bagong member na sina Queen Jason Jason at Idol Rick Quijano. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi nito akalain ang gagawin na iyon ni Basil. Ngayon, napagtanto nitong si Rocco kung bakit marami na siyang naririnig tungkol kay Basil. Marami na siyang naririnig na magiging hari ito sa underground battle. Sobrang galing pala nito at kakaiba kung lumaban. Nang makabawi ng lakas itong si Rocco, mabilis na hinagip nito agad gamit ang kanyang kadina itong si Basil. Hanggang sa magawa nitong si Rocco na mahawakan itong si Basil sa braso, wika nitong si Rocco. "Ngayon binata, ako naman. Hindi magsisilbi ang bilis mo sa akin. Marami na akong mga nakakalaban. Ngunit hindi ang isang tulad mo ang magpapabagsak sa akin." At buong lakas na siniko nitong si Rocco ang mukha nitong si Basil. Alanganin na ang sitwasyon ngayon nitong si Basil. Mahihirapan na siyang mailagan ang ginawang pag-atake ni Rocco sa kanya. Kahit na malaki ang katawan kasi nito, mabilis din itong gumalaw. Saktong tinamaan itong si Basil sa kanyang mukha, sabay ng kanyang pagpihit sa kanyang ulo. Para hindi ganun kalala ang impact nito sa kanyang mukha, ginamit niya ang momentum ng pagkatama sa kanyang mukha para makaikot itong si Basil, sabay ng pagtukod ng kanyang kanang kamay sa batuhan. At pagkatapos, nagpakawala ito ng isang sipa na tumama sa dibdib nitong si Rocco. Hindi ito masyadong ininda ng dambuha ng tao. Ngunit ang sumunod na paikot na sipa na tumama sa kanyang panga ang nagiging dahilan para mapayuko ito at maitukod ang kamay dito sa lupa. Sa tingin nitong si Basil, lubhang nasaktan niya ito sa huling ginawang pag-atake na iyon. Agad itong umigpaw sabay ng pagsiko nito sa mukha ng kalaban. Kaya tuluyan na itong bumagsak doon sa batuhan. Umikot pa sa iri itong si Basil at pinatama niya ang kanyang tuhod sa mukha nitong si Rocco. At sinundan pa ito ng isang malutong na sapak na tumama uli sa panga ng kalaban. Dito na tuluyang nawalan ng malay itong si Rocco. Agad na napangiti ang kanyang ama na si Roman. Wika nito. "Magaling, Basil. Talagang napakalakas mo. Malaking pira na naman ang naipasok mo sa aking bulsa." Agad na lumapit itong si Roman sa kanyang mga kalabang negosyante para kunin ang napanalunang pira. Habang itong si Basil, matapos na magpunas ito sa pawis at dugo sa katawan na galing kay Rocco, agad na sumakay ito sa kanyang motor at umalis agad doon sa lugar. Alam na niya ang gagawin ng kanyang ama na si Roman. Ipapasok na lamang sa kanyang account ang kabayaran nito sa laban na iyon. Matapos ang bakbakan na iyon, umalis na din ang mga tao doon sa lugar habang sina Badong at Boss Bitoy. Pagkarating ng mga ito doon sa kanilang hideout, bumulaga kay Badong ang napakaraming mga panabong nito sa paligid ng kanyang bahay. May mga bantay din ang bahay na iyon
na may mga hawak na mga baril. Wika nitong si Boss Bitoy. Ito ang aking tagong tirahan at dito ko inilagay ang aking mga alagang mga pansabong, badong. Tuwing Linggo, pumupunta ako doon sa pinakamalaking sabungan sa ating bayan para manabong at manonood sa mga bakbakan. Isasama kita sa Linggo, badong, pati na si Bonet. Bukas na bukas din, pwede na kayong tumira sa bahay na ito. Pagkapasok nila, sinalubong agad sila ng mga tauhan at mga utusan nitong si Boss Bitoy. Dumiritso naman ang grupo ng mga ito doon sa likurang bahagi ng bahay. At doon nakikita nitong si Badong at Bunit ang malawak nitong lugar na napuno ng mga kagamitan para sa mga mandirigma nitong si Boss Bitoy na kanyang mga alaga. Nandoon pa din ang walong mga underground fighter nitong si Boss Bitoy na kanyang mga alaga at kasalukuyang nag-iinsayo pa rin ang mga ito. May mga kasamang mga trainer din ang mga ito at mga nagkukondisyon sa mga mandirigma. Ipinakilala agad sina Bunit at Badong sa namamahala ng kanyang mga alaga nitong si Boss Bitoy. Isang may katandaan na ang namamahala sa mga ito at dating lumalaban din sa mga underground na mga labanan. Wika nitong si Manong Lucas. Saan mo naman nakuha ang mga ito, Bitoy? Ano kaya kung susubukan natin ang kakayahan ng dalawang ito kung dapat ba talagang isalang natin sa mga bakbakan? Napapangiti na lamang itong si Boss Bitoy ang sagot nito. Aba, walang problema yan, Manong Lucas. At pagkatapos wika nito kay Badong. Ano Badong? Bullet. Baka gusto niyong magpainit at magpapawis. Sa tingin nitong si Badong, parang minaliit sila ng matandang kaharap nila ngayon. Kaya sagot nitong si Badong. Sige po, Boss Bitoy. Kahit na anong klaseng labanan, pwede kami. Aba, kakaiba ang mga tapang ng bago nating mga alaga, Bitoy. Sige nga, at nang masusubukan natin ang tapang ng mga ito. Umikot pa ng kaunti ang grupo ng mga ito. Doon sa likurang bahagi ng bahay, mayroong dalawang fighter itong si Boss Bitoy na nagsasanay ang mga ito doon. Tinawag ang mga ito nitong si Manong Lucas at kinausap na magkakaroon sila ng mga sparring meets. Agad naman na pumayag ang dalawa at nagsuot agad ang mga ito ng mga gloves na tulad ng mga ginagamit sa mga mixed martial arts fighter. Kailangan nila ito para hindi ganun kalala ang magiging pinsala sa kanilang pag-iinsayo. May mga headgear din ang kanilang mga ulo. Unang lalaban itong si Bunit. Ang usapan ng mga ito, kusang ititigil ni Manong Lucas ang labanan kapag nakita na niya ang abilidad ng mga ito. Nang magsimula na ang laban nitong si Bunit, agad na nagpakitang gilas ang kalaban nito. Mas malalaki sa kanila ang dalawang makakalaban nila ni Badong at mas matipuno ang mga katawan ng mga ito dahil mga batak ang mga ito sa pag-iinsayo. Walang ginawa ang mga ito kundi ang mag-iinsayo araw-araw. Nagpapalitan ng mga suntok at sipa ang dalawa. Ngunit mabilis naman na naiilagan ng mga ito ang bawat pag-atake sa isa't isa. Ngunit sa isang pagkakamali ng kalaban nitong si Bunit, hindi nito natansya ang kanyang ginawang pag-atake. Kaya sinalubong ito ni Bunit ng isang sipa na tumama sa kanyang dibdib. Kaya kahit na mas malaki pa ito kay Bunit, bumulagta ito sa sahig. Napatihaya ito at lumalagapak ang likod. Umatras naman itong si Bunit para hayaan na makabangon ang kanyang kalaban. Hindi makapaniwala itong si Manong Lucas na isang sipa lamang bumagsak na ang kanyang alaga. Nang muling mapang-abot ang mga ito, muling nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, basang-basa na ni Bunit ang mga galaw ng kanyang karap. Nang hindi tumama ang pinakawalang sapak nito,
Mabilis na umikot itong si Bunit at siniko niya ito sa may batok. Napaabanti ang kanyang kalaban at dito na nagpakawala ng paikot na sipa itong si Bunit na tumama sa pagmumuka ng kanyang kalaban. Agad itong tumimbuwang at bumulagta. Napangiti na lamang itong si Busbitoy. Ngayon pa niya nakita ang tunay na mga galaw at kilos nitong si Bunit. Doon kasi sa kanyang mga nakitang labanan ng dalawa, tanging itong si Badong ang nagpabilib sa kanya. Ngunit hindi niya inaakala na ganito din pala kagaling ang kaibigan at laging kasama nitong si Badong na si Bunit. Kakaiba kasi ang estilo nitong si Bunit. Hindi man ito ganun kalakasan, ngunit maparaan ito kung lumalaban at ginagamit lagi ang utak. Ginamit nito ang lakas ng kanyang kalaban sa pag-atake para maibalik niya ito mismo sa kanyang karap. Sa tingin nitong si Busbitoy, mukhang hindi lamang itong si Badong ang magpapasikat doon sa underground fighting, pati din pala itong si Bunit. Nang makatayo na ang kalaban nitong si Bunit, muling humanda ang dalawa. Itong si Manong Lucas, hindi nito itinigil ang laban dahil talagang namamangha ang matanda sa estilo ng pakikipaglaban nitong si Bunit at gusto din niyang makaganti man lamang ang kanyang alaga kahit na isang patama. Muling nag-uupakan ang mga ito, mas lalong nagiging agresibo na ang kalaban nitong si Bunit na parang gustong-gusto talaga nitong makapaghiganti sa kanya. Napangiti na lamang itong si Bunit sa mga ganito kasing mga pagkakataon kapag nagpadala ka sa iyong emosyon sa gitna ng labanan. Maraming mga pagkakataon na bumukas ang iyong depensa dahil mas pinagtuunan mo ang pag-atake. Kaya nang makaiwas itong si Bunit at lumagpas lamang ang suntok ng kanyang kalaban, isang pagsiko sa dibdib ang pinakawalan itong si Bunit. Sapul na sapul talaga ito at alam niyang hindi na ito muling makakatayo pa. At bago ito bumagsak, isang rumaragasang pagsipa ang kanyang ipinatama sa mukha mismo ng kanyang kalaban. Nang bumagsak na ito sa sahig, hindi na ito gumagalaw pa. Napatayo itong si Manong Lucas, pati na ang ibang mga kasama nito, at lumapit agad sa nakakalaban nitong si Bunit at tinulungan na ito. Nawalan ito ng malay at dinala agad doon sa loob para mabigyan ng pangunahing lunas. Wika nitong si Manong Lucas, "Mukhang kakaiba ang lakas at galing ng isang iyan, Bitoy. Hindi man lamang nakakatama sa kanya si Bugat." Sagot naman itong si Busbitoy, "Malalakas ang dalawang iyan, Manong Lucas. Kung namamangha ka sa galing ni Bunit, mukhang mas lalo kang mamamangha kay Badong. Gusto mo silang subukan, Manong Lucas. Kaya ayan, ipinakita na nila kung ano talaga ang kanilang makakaya." At tumawa na itong si Busbitoy. Naputol lamang ang pag-uusap nila dahil nagsisimula na ang labanan nila ni Badong. Pumumisto agad ang dalawang mandirigma. Tatlong magkakasunod agad na mga pag-atake ang pinakawalan ng kalaban nitong si Badong. Ngunit puro hangin lamang ang tinamaan nito. Gumanti ng isang pagsuntok itong si Badong. Ngunit nailagan ito ng kanyang kaharap. At pagkatapos, nagyabang pa ito sa kanya, "Anong klaseng suntok iyan? Ang layo naman. Kung hindi man ako makakatama, mas malayong mangyayari na matamaan mo ako." Napangiti lamang itong si Badong. Wika nitong si Bunit, "Nako, lagot na. Ba't pa kasi nagyabang ang isang iyan?" Kaya napalingon sina Busbitoy at Manong Lucas kay Bunit. "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" ang tanong agad nitong si Manong Lucas. Sagot naman itong si Bunit, "Manonood na lamang tayo, Manong Lucas. Ayaw ni Badong na may magyayabang sa kanyang harapan. Ayaw niya ng mga mayayabang." Ilang sandali pa, patuloy na umatake kay Badong ang kanyang kalaban. Mas matangkad kay Badong ang nakakalaban nito at mas matipuno ang katawan.
mabilis din itong gumalaw. Ngunit mas mabilis lamang itong si Badong nang di hamak. Ilang mga pag-atake ang ginawa ng kanyang kalaban. Ngunit walang tumama sa mga ito kay Badong. Hanggang sa nagpakawala ng dalawang magkakasunod na pagsuntok ang kalaban nitong si Badong. Dito na tumalim ang mga titig nitong si Badong. Yumuko lamang ito ng kaunti at pinalagpas ang mga suntok na iyon ng kalaban. Isang uppercut ang pinakawala nitong si Badong na tumama sa panga ng kanyang kaharap. Sa sobrang lakas nito, umangat pa nga sa sahig ang dalawang mga paa nito. Rinig din nila ang paglagutok ng mga buto nito sa panga. Hindi nagawang maharangan ito ng suot nilang headgear dahil galing sa baba ang suntok na iyon ni Badong. Kita nila ang pagtalsik ng mga dugo galing sa bibig nito. Nang pabagsak na ito doon sa sahig, isang sapak pa ang pinakawalan nitong si Badong gamit naman ang kaliwang kamay nito at tumama ito sa mukha ng kalaban. Lumalagabog ito sa sahig at agad itong nawalan ng malay. Nakanganga ang mga bibig na may mga dugong nagsilabasan galing nito pati na rin sa ilong at nakadilat ang mga mata. Gulat na gulat sina Boss Bitoy at Manong Lucas. Parang hindi ka panipaniwala ang sobrang lakas na iyon na ginawa nitong si Badong. Napatakbo na naman sina Manong Lucas para tulungan ang alaga nito na hindi na gumagalaw. Sobra itong nag-alala dahil may nakatuka itong laban sa makalawa. Dinala agad ang mga ito doon sa loob ng bahay at doon binigyan ng mga pangunahing lunas. Sabi nitong si Manong Lucas, "Bitoy, may laban pa naman si Barok sa makalawa. Paano na iyan?" Sagot naman itong si Boss Bitoy, "Huwag mong problemahin ang mga bagay na iyan, Manong Lucas. Pwede natin na ipalit sa kanila sina Badong at Bunit. Agad natin na ipakilala sa mundo ng mga grappler ang lakas ng dalawang bagong alaga natin."